Daang milyong taon ang nabubuhay ang planetang mundo. Ang iba ay tinatawag siyang Mother Earth. Mother na ang ibig sabihin ay nanay. Ibig sabihin ulit, babae. Siya ang pinagmulan ng lahat ng buhay sa mundo. Kaya nga, Mother Earth, di ba? O anak niya tayo. Nako, ibig sabihin, magkapatid tayo. Kapatid natin ang mga hayop, halaman, pati na yata yung mga insekto. Kaya naman pala, may mga taong asal hayop, mukhang hayop. At kaya rin pala may tinatawag na utak insekto. Pero mabalik tayo sa kwento. Sa sobrang tagal lang ng bubuhay ng mundo o ni Mother Earth ay napakaraming kasaysayan ang naitala dito. Ang iba pa nga ay mayroon pang halong misteryo. Nagkaroon ako na kapangyarihan ako sa akin ang buong mundo. Ayun, pakinggan mo ang sasabihin ko. Tulad halimbawa ng isang lugar o bundok sa Amerika na kung tawagin nila ay The Devil's Tower. Sikat din ito sa pangalang Bear Lodge Butt. Isa lamang ito sa mga parte na tinatawag na Black Hills ng Cook County sa may Wyoming. May taas itong 386 meters mula sa base na lupa nito. Pero ang pinakatoktok nito ay 1,559 na metro mula sa level ng dagat. At dahil nga sa sobrang laki at sa sobrang ganda nito ay itinurin itong monumento sa Amerika. Bali ito lang naman yung kauna-unahang monumento sa Amerika noong September 24, 1906 sa pamumuno ng dating presidenteng Theodore Roosevelt. Ito na yata ang pinakamalawak na monumento sa lahat ng monumento na alam nyo. Kumpara naman natin sa monumento natin ni Andres Bonifacio. Dahil 545 hectares lamang naman ang nasasakupan ito. Lawak nun. The Devil's Tower. Patay tayo dyan. Pangalan pa lang, astig na. Pangalan pa lang, nakakatakot na. Nagsimula itong tawagin ng ganoon noong 1875 ni Colonel Irving Dodge. Ito'y sa kapanahunan noong siya ay nagsasagawa ng isang ekspedisyon upang malibot nga ang mga kasuluk-sulukan ng Amerika. May mga nagsasabi na nagkamali lamang daw ang interpreter at manunulat na kasama nga ni Ginoong Irving Dodge. Habang nakikipag-usap ang kanyang interpreter sa mga katutubo doon, ay sinabi ng katutubong Indian na taga Wyoming na ang pangalan o tawag nila sa toring iyon o sa bundok na iyon ay bundok ng masamang espiritu. Kaya naman, ang sinulat ng mga interpreter bilang mga Kristiyano ay The Devil's Tower. At dahil pinangalanan na nga ng ganoon ni Irving ang bundok na iyon o ang tore na iyon, ay iyon na nga ang sinunod magpasa hanggang ngayon. Take note, sa ngayon ay isa na itong tourist attraction. Pero hindi basta-basta parke lang ito. Dahil ang mga namamasyal dito ay ang mga mahihilig sa trekking, mountain climbing at rock climbing. At kahit na simpleng pamamasyal lang, eh pwede naman. Kaya lang mabibitin ka dahil hindi mo naman maakit ang tuktok. Noong 2005 nga ay may mga nagtangkang palitan ng pangalan nito. Pero lahat sila ay hindi nagtagumpay. Dahil ang sabi ng gobyerno ng Amerika, wala nang karapatan ng kahit na sino man na baguhin ang nakaraan, kahit pa ang demonyo. At ang nangyari nga ay nangyari na. Ang galing, di ba? Ika nga nila, move on na. Itinatantya ng mga eksperto na nabuo ang rock formation na ito noon pang Jurassic period or Jurassic era, mga 200 million taon na ang nakararaan. At ayon sa mga eksperto ay 225 million years old na ang pinakamatandang bato na matatagpuan dito. Mayroong mga kakaibang kwento or sariling kwento ang mga lokal na katutubo o mga native Indians ng Amerika tungkol nga sa bato na ito. Ang mga tribo ng Kiowa at ang mga Lakota. Sabi nila na noong unang panahon daw ay may mga babaeng taga rito na naglalaro sa kapatagan nang bigla na lamang daw lumabas ang higanting oso at hinabol ang mga kababaihan upang gawing pananghalian. Sa takot ng mga babae ay napatulon sila paakyat sa isang malaking bato at doon ay nagdasal sila sa makapangyariang espiritu at nentenenen, the great spirit came to the rescue. Umangat ang nasabing batong kinatutungtungan ng mga ito at presto. Dahil sa Great Spirit at sa pagliligtas nito sa mga kababaihan ay nabuo nga ang tinatawag nilang The Devil's Mountain or The Devil's Tower. Tinangkap ang araw ng malaking oso na akyatin ang tower na ito upang makuha ang mga babae sa tuktok nito. Kung kaya naman kakakalmot niya, nagkaroon ng mga guhit-guhit ang paligid ng nasabing tower. Ito na ang kwento. Ang Devil's Tower or Devil's Mountain sa Wyoming ay pinaniniwalaan ng karamihan na landing area daw ng mga UFO ng mga sasakyang panghimpapawid ng mga taga-ibang planeta. At dahil nga sa pagiging popular ng balitang ito ay ginawan pa ito ng pelikula noong 1977. Alam niyo ba kung anong pamagat? The Close Encounters of the Third Kind. Pero mayroon daw itong basehan.
Kasi marami na rin mga report o mga natatanggap ng mga lokal na otoridad ng Wyoming patungkol nga sa pagliwanag ng tuktok ng Devil's Mountain, lalong-lalo na tuwing sumasapit ang mga buwan ng Marso hanggang Hulyo, lalong-lalo na tuwing gabi. Mayroong mga trekker, mga climber na nagsasabing nakakakita daw sila ng mga kung ano-anong lumulutang na bagay. At napakaliwanag daw nito, lalong-lalo na tuwing gabi sa ibabaw mismo ng nasabing rock formation. Di na ako nagtataka sa mga ganitong chismis. Kasi nga, di ba, pangalan pa lang, Devil's Mountain. Lakas na maka-intriga, di ba? Pero teka, trivia muna tayo. Unang naakyat nila William Rogers at Willard Ripley ang summit ng nasabing bundok o ang summit ng The Devil's Tower noong July 4, 1893. Napakatanda na siguro nito kung nabubuhay pa. Pero teka, malamang dead ball na itong mga to. Gumamit sila ng hagdanan noon, kahoy na hagdanan. At sa ngayon nga ay visible pa rin o nakikita pa rin ang mga ginamit nilang hagdanan or ang ilang mga parte nito ngayon. Pero syempre, sa sobrang tanda ay malamang hindi na ito pwedeng gamitin. Dahil may nagsimula, syempre may sumunod, may nainggit. Sila Fritz Weiser, William House at Lawrence Convert noong 1937 at si George Hopkins naman noong 1941. At nagparachute ito pababa, sobrang tapang. At kung makikita nyo naman sa pictures ay talagang mang napakahirap akyatin ang bundok na ito. Para lang ito sa mga matatapang at likas na talagang rock climber. Ito matindi. Inulit pa ni Hopkins ang kanyang pag-akyat at planong pagbaba gamit ang parachute sa nasabing summit ng Devil's Tower. Pero nung huli, kinailangan na niyang i-rescue. Kasi nga, 6 days na siya sa summit at di pa rin siya bumababa. Yun pala, nalaglag lahat ng gamit niya. Lubid, angkla, martilyo, palakol, at pati na rin ang kanyang parachute at ang radyo. Kaya ayun, lantang gulay na lang siya nung nakita ng mga rescuers. Umangal ang mga katutubo ng mga tribong Lakota, Cheyennes at mga Kiowa na itinuturing na sagrado ang bundok na ito. Sobrang nabastos ng mga dayuhan, ng mga thrill seekers, ng mga climbers ang nasabing banal na lugar. Dahil nga, regalo ito sa kanila ng itinuturing nilang The Great Spirit. Isipin mo na lang, Katoliko ka, habang nagsisimba ka sa kalagitnaan ng misa ay mayroong nakikitang umaakyat sa bintana, umaakyat sa bubungan o kisame ng simbahan. Diba? Last maagago nun. Kung kaya naman tuwing June ay isinasara sa publiko ang nasabing bundok upang magbigay galang naman sa ritual ng mga ginagawa ng mga katutubo doon. Kaya naman nagtataka lang ako, bakit June? Bakit July? Diba? Ibig sabihin talagang may something na nangyayari doon. Hindi kaya totoong may alien doon? Sabagay, hindi pa naman ako nakakakita ng alien. Pero teka, muli ay nagpapasalamat ako sa pagbibigay nyo ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi nyong tatandaan na ang video ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.